guys! Welcome back to Maydom Channel. Okay, so it's been a while since I last said those lines and sobrang nakakamiss umupo dito at humarap sa inyo guys, and I just miss talking to you and sharing my ideas, my stories and all. So I know na nawala ako for the past 4 months, kaya andito ko guys to make a video about it. I-share ko sa inyo or ikukwento ko sa inyo kung bakit ako nag-miya for the past 4 months. And marami tayong catch up na gagawin, I know. Plus, as you all know, naging busy ako before sa pag-redecorate ng room ko. And the last vlog na ginawa ko about it was yung bumili ko ng bag organizer and yung full-length mirror ko. And yung nag-design ako ng corner ng room ko. Yun lang ata, or hindi lang ata, yun lang yung room redecoration video na nagawa ko for you guys. And then I stopped filming na. So, I decided na after kong magkwento at mag-catch up sa inyo, ipapakita ko rin sa inyo yung mga naging progress ng kwarto ko. Like, syempre for the past 4 months, marami na rin ako naging ganap, especially dito sa pagpapaganda ng room ko. So, yun yung mga videos or mga vlogs na hindi ko na-upload at hindi ko na ipakita sa inyo. So maybe this is the right time para ipakita na rin at i-share sa inyo yung mga nangyari or yung mga natapos kong gawin dito sa room ko. So if you're interested to know kung ano yung mga naging ganap ko for the past 4 months, like mga life updates ko and all, then just keep on watching. Okay, so first and foremost, bakit ako nawala for the past 4 months? So, as you all know, I'm using my iPad and currently, I'm using it right now sa pag-film ko ngayon. And ito lang yung ginagamit kong tool for my vlogging. Cellphone ko kasi hindi ko siya maasahan kasi hindi ko gusto yung quality ng cellphone ko. So, mas bet ko pa rin mag-film dito sa iPad ko. So, since dito ako nag-film, dito rin ako nag-e-edit and I'm using the iMovie app. Ayan. So, unfortunately, dumating sa point na pinalikuran at inabandona na ako ni iMovie kasi si iPad ko is super outdated na, guys. So, kung di nyo pa alam, itong iPad na ginagamit ko is yung iPad mini na pinakaunang iPad mini pa. Like, parang na-purchase ko to way back 2017 or 2018. I'm not sure, pero super tagal na sa akin itong iPad mini ko na to. And since super tagal niya na, super updated na niya. Word of the day, super. When I say updated, yung iOS na kasi, hindi siya compatible sa iOS ngayon ng Apple. So, hindi ko sure kung ano yung iOS na ngayon. Pero itong iPad ko kasi is nasa 9 point something pa lang. So, super layo niya sa iOS ngayon. Kaya hindi siya updated. Kaya, yung iMovie ko, hindi na siya nag-work. Nag-try akong mag-edit na, kasi meron ako nagawa mga vlogs, ayan. Nag-edit na ako, and then nagtataka ako bakit hindi siya nag-work. Hindi siya hindi siya nada-download sa gallery ko. So, nag-try akong i-restart, like, dinilit ko yung mismong iMovie na app, tapos, tinry ko na parang i-restart yung iPad ko. Ginawa ko na lahat. Unfortunately, nung dinownload ko na si iMovie sa Apple Store, hindi na siya compatible. So, little did I know na, yun nga, hindi na siya tinatanggap ng iPad ko kasi super, siguro super updated na ni iMovie, marami na siyang mga updated na settings and all. So, hindi niya na kaya or hindi na kaya ng iPad ko yung compatibility niya kay iMovie. So, ayun. So, that's the very reason why I stopped for 4 months. Kasi parang, I lose grip that time. Parang, nagtatry na maghanap ng mga editing apps here in my iPad. But unfortunately, wala talaga akong makita na magka-compatible sa iPad ko. Kaya, sabi ko, stop na muna ako. And aside from that, naging busy na rin ako sa work and sa personal life. So, as I mentioned earlier, marami akong naging ganap for the past 4 months. Kaya, ayun, nawala yung attention ko sa pag-film and pag-vlog. So, ayun. Then, one time, parang
sa kakapanood ko ng mga weekly vlogs, ng mga lifestyle videos sa YouTube, parang na-miss ko mag-vlog. Parang tinatawag na ako or parang may calling sa akin na bumalik na ako sa pag-YouTube. So that's the time na bumalik ako sa pag-research ng mga editing apps, ganyan. So doon na ako nag-rely sa phone ko. Sa Xiaomi na phone ko, yung Android phone ko. So doon ako nag-research, nanood ako ng mga YouTube videos, kung paano nag-e-edit yung mga small YouTubers, ganyan-ganyan. And then I came across this editing app na super dali lang gamitin, which is yung YouCut. So napanood ko siya sa YouTube na ginamit ng isang small YouTuber lang naman, ganyan. And then I tried to download it and ayun, nag-sample ako na nung parang nag-vlog ako or nag-video ako, I started to film, pero sample lang. Tinry ko lang if talagang mag-work and maganda yung quality, madaling gamitin, hindi siya complicated and all. And fortunately, ayun, gumana siya. So, sobrang nasyok ako kasi parang it's a sigh of relief na parang finally after 4 months, ayan, meron na ako editing app na nakita and successful yung pagda-download sa gallery. Ayan, so, ayun, dun ako nag-start na balikan yung mga pending vlogs ko last January to February. So, kung mapapansin nyo, if you're an avid viewer here in my channel, yung mga past uploads ko is dated January to February. Kasi yun yung mga vlogs na tapos ko nang gawin and unfortunately, hindi ko siya nagawang i-upload because, yun nga, hindi na ako nakapag, hindi na ako nakapag-upload using my iMovie that time. So, yun yung mga pending vlogs ko way, way back. Yun nga lang, si YouCut pala, hindi siya pwedeng mag-exceed ng 20 plus clips. So, yun yung naging problem ko. And ako pa naman yung tipo na hindi nagkakaroon ng mga subscriptions or hindi ko pinapatulan yung mga subscriptions like yung may mga fee, ganyan, ganyan. Ayoko kasi na may mga payment, ganyan. Pero since sobrang-sobrang gusto ko na talagang bumalik sa pag-vlog and I really want to feel na and upload na and as in mag-continue na yung mga weekly vlogs ko and all. Sabi ko, sige, patusin ko na yung subscription ni YouCut. So, para makapag-edit ako ng more than 20 plus videos, ayun, merong subscription si YouCut na parang 255 per year, parang ganon. So, ayun, nag-subscribe ako, then that's it, nagtuloy-tuloy na siya. So, that's the reason why I'm back at it again. Ayan, so, kaya nakapag-upload na ako ng mga pending vlogs ko starting nung January until February, yung last video ko bago to. Yun yung mga pending vlogs ko, including yung nagpunta kami ng Purple 7 Cafe if you already watched it. Yun, alam niyo na yun. So, kasama yun sa mga pending vlogs ko. And I'm just so happy na ayun, na-discover ko si YouCut and nakapag-film na ako and nandito na ako ulit. And I'm talking to you guys and having a catch-up with you. So, sobrang-sobrang I'm at bliss right now. Okay, so bale, yun na yung short story time ko about me being Mia for the past 4 months. So, I'm just so happy na I'm back and hopefully wala na akong ma-encounter na aberya along the way kasi ayoko na mag-stop, especially right now that I'm inspired to do weekly vlogs kasi na-inspire ako sa mga YouTubers na napapanood ko and sila talaga yung nag-push sa akin para magtuloy-tuloy. So, ayun. Okay. So, ngayon naman, i-share ko sa inyo yung mga naging life updates ko for the past 4 months. And, as you can see, isa to sa mga ginawa ko way back February. Ayan. So, as you can see, I have a new look. Ayan. So, nagpabalayage ako, guys, last February. And kung napanood niyo yung last vlog ko about yung nag-struggle ako dahil sobrang haba na hair ko and buhul-buhul na siya. Nasabi ko doon na magpapagupit na ako by the end of February kasi yun yung birthday gift ko for myself. And actually, I did. Ayan. So, nagpabalayad siya ko. So, ayun yung kinalabasan niya, guys. And,
kaya, nagpagupit na rin ako, guys. Kasi sabi ko naman sa inyo, magpapagupit na talaga ako. Magninyulok talaga ako. I said what I said. So, ayan. Ito yung birthday gift ko for myself. And I have no regrets. Actually, medyo kinabahan ako nung time na binleach ako. Kasi binleach to, guys. Ayan, para maging ganyan siya ablong. Though, balayage yung pinagawa ko sa hair ko. So, pinableach ko siya, ayan, para ma-achieve yung ganyang color. And the moment na first time siyang binleach, nashook ako kasi talagang kulay dilaw siya. So, parang sabi ko, shoot, tama ba yung decision ko? Or dapat magpagupit na lang ako and then I just leave my hair color like that. Pero, sabi ko sa sarili ko, I'm sick and tired of that hair color. Parang gusto ko na talaga ng new look talaga, yung legit na new look, yung hindi lang talaga ako basta magpapagupit. Gusto ko talaga ng, ng something na different for myself. So, ayan. Pero good thing, after yung outcome, like yung natapos na, na-bleach na, na nag-earn na siyang treatment, and na-style na siya, ayan, super I'm grateful and I'm so happy na ayun yung kinalabasan niya and I receive a lot of good compliments about my hair. So ayan, and super happy ako na short hair na ako kasi nakita niyo naman yung struggle ko sa last video ko, guys. Hirap na hirap ako sa buhok ko and actually nahihirapan talaga ako legit, especially kapag susuklayan ko na siya kasi may mga parts ng hair ko na hindi nasusuklay sa sobrang haba. So yun yung parang disadvantage ng may super duper long hair. Kaya, ayun, I'm super happy with my new look. And sana, ayun, nagustuhan nyo rin. Ayan. Okay, so as I have mentioned, then earlier, ipapakita ko na rin sa inyo yung other updates ng life ko for the past 4 months. And that includes my room redecoration project. Ayan. So, nabanggit ko na sa inyo kanina na yung isang portion lang yung kwarto ko, yung pinakita ko sa inyo. Kasi right after that, ayun na nga, iniwan na ako ng iMovie, so hindi na ako nakakonfirm. But, eto na yung right time for me na ipakita sa inyo yung mga little progress ng room ko, but actually hindi pa siya 100% finished kasi if kung makikita nyo, ayan, eto na lang yung area na hindi ko pa nagagawa ng redecoration something. So, ayan. Super plain pa ng shelf ko. So, ayan na lang natitira. But the rest of my room, ayan. Ito yung papakita ko sa inyo ngayon. Okay. So, first, ito yung desk area ko, guys. So, dati, kung nakikita niyo yung mga past vlogs ko na pinapakita ko tong desk area ko, super kulay beige siya and ang dami niyong mga marks dito. So, what I did was, pininterahan ko siya ng white para maging aesthetically pleasing naman yung itsura ng office area ko. So, ayan yung kinalabasan. I'm so happy kasi white na siya, guys. And ito na yung pinaka-itsura niya. Sorry sa mga dumi. Ayan. Okay, so ito yung BLK RF ko. Alam niyo na rin kung ano yan. So, unfortunately, guys, hindi na siya gumagana. I don't know why. Pero, para hindi siya masayang, dito ko na lang nilagay yung mga makeup ko. Ayan, foundation, mga mascara, eyeshadow, ganyan, tapos mga eyeliner, ayan. Para hindi siya masayang. So, dyan ko nalagay or in-store yung mga makeup products ko. Then, ayan, dito na yung laptop ko, pero hindi siya gumagana. Parang, wala, design lang. Tapos, dito nakalagay yung iPad ko, then yung binili kong keyboard for my iPad, tapos journal, lampshade na binili ko sa Lazada or Shopee. Ayan. Tapos, eto yung pinakita ko sa inyo way back na binili ko rin from Shopee na organizer. Ayan. So, dito ko nalagay yung mga journals ko. Colored pens. Ayan. Tapos, eto yung 12 pieces ng ball pen na binili ko rin. Ayan. Tapos, ayan. Sobrang dami ko lang talaga mga pencil and mga colored pens, kaya, ayan, kung makikita nyo, ang dami nila. So, ayan, so, yung itsura ng desk area ko, and, ito pala, dito ko nilagay yung mga Hello Kitty collection ko, guys. Ayan, as you can see, nandiyan yung mga tumbler ko, tapos, ito yung mga pens, sorry kung malabo na yung quality, pero, ayan, mga Hello Kitty pens ko yan, then, nandito yung mga random stuff na Hello Kitty, tapos, ito na yung mga parang pang scrapbook, mga stickers, and stuff, ganyan.
So, ayan. Basta lahat ng mga Hello Kitty items ko nandito sa baba. And yung mga laman ng dalawang yan, hindi ko na ganun ipapakita kasi mga random stuff lang naman and hindi siya ganun pleasing tignan. Basta yun nandito, mga memorabilia and yung mga awards or mga trophies na hindi ka siya somewhere dito. Kaya inista ko na lang dyan. Then nandito yung, ayan, yung mga bedsheets ko. Tapos sa baba, yung mga magazines and mga personal documents ko and mga thesis, ganyan. So, ayun. Lastly, dito ko nalagay yung mga iba kong art materials, ayan. Mga kapag mag-bet ko mag-bullet journal, ayan. Dito ko nilalagay, mga gunting. Basta pang lahat ng pang-art and crafts, ayan. Dito nakalagay sa area na to. Okay, so let's proceed naman dito sa pinaka-favorite part ko na area sa room ko, which is etong vanity area. So, ayan. Hi! Ayan siya, guys. So, isa-isahin ko siya sa inyo. Okay, so yan yung overview niya, guys. And kung napanood niyo yung last vlog ko nung way back last year na nagpe-prepare ako for 2021, you all know na wala tong laman kasi nga i-redecorate ko siya. So, ito yung kinalabasan after I redecorated it. So, nandito ko nilagay yung mga sandamakmak kong cutics. So, if you know, you know. Alam niyo na, in-organize ko to sa isa sa mga vlogs ko. Then, ayan, dito ko nilagay yung mga earbuds, mga napkins, panty liners, tapos nandito yung mga cottons ko, ganyan. Tapos, andyan nakalagay yung mini mirror ko, may water, then, ito yung dalawang pabango ko, then, ito yung recent purchase ko na hand cream, pero pwede rin siya sa paa, guys. So, this is from Human Nature, which is the natural hand and foot salve, vanilla peach, yung scent niya, ayan. So, lagi ko yung ginagamit every night. Tapos, may flower vase lang tayo dyan. Sa corner na to, nandito na yung mga, what do you call this? Mga skincare products ko. So, dyan nakalagay. Tapos, nandito nakalagay yung mga lipsticks ko. Super dami niyan, guys. Ayan. Dito sila nakalagay lahat. Pati lip tints. Then, dito sa last area ng vanity area na to, dito nakalagay yung mga pang-shave ko, mga makeup brushes, and then ito, mga beauty blenders. Ayan. Next, ito. Super duper happy ko dito kasi I've got to organize my jewelry. Ayan. So, kung naaalala nyo, ito mga jewelry ko, like mga necklaces ko, bracelets and all, nakasabit sila sa pinto ko, sa likod ng pinto ko. But now, nakakita ko sa Japan Home Center ng mga acrylic organizers for them. So, meron na tayong lalagyan ng mga hikaw, ayan. Mga necklaces ko and chokers. Tapos, ayan, may lalagyan din yung relo natin, bracelets, and other bracelets pa. Ayan. Tapos, dito lang nakalagay yung mga shades ko. Tapos, mga sing-sing. Ito yung lalagyan ng BBG na relo ko. Pero, para hindi naman sayang, dito ko nalagay yung mga sing-sing. And then, dito sa area na to, yung mga panali ko, headband, and all. Nung long hair pa ako. Long hair days ko pa yan. So, ayan. Diyan ko lang sila in-store. So, I'm just happy na meron ako mga nakitang acrylic organizers like this. And mas prefer ko na nandito sila kaysa dun sa likod ng door ko. So, ayan. And dito sa area na to, dito naman yung mga techie stuff. Dito nakalagay yung mga chargers, mga alcohol, gamot, basta something na random lang. Pang mga cellphone, iPad. So, let me show you this one. Dito naka-store yung mga charger ko. And another recent purchase and happy purchase is ito mga ganito, guys. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. So, ito yung mga parang charger or cable holder na matagal ko nang nirave or hinahanap. Kasi before, nagkakabuhol-buhol and hindi ko ma-organize yung mga cable or chargers ko. Super sama-sama sila. Kaya super happy ako na na-purchase ko to. So, lahat ng mga recent purchases ko for the past 4 months, ilalagay ko na lang sa description box kasi super useful nila as in. So, aside from that, ayan, meron lang tayong alcohol dyan and mga Vicks, ayan, alcohol. Basta, random stuff lang nandyan. And then, yung last part nitong vanity area is this one. Pero, ano lang siya?
dyan ko lang tinambak yung mga sandamakmakong journals. Kasi as you all know, super hilig kong magsulat and mag-keep ng mga journals every year. So, nandyan silang lahat. Ayan, medyo magulo lang for some reasons. Pero, ayan, since nakatago naman sila dyan, then, ayan, ganyan lang sila. So, ayan. Okay, last but not the least, ito yung isa sa mga inayos ko way, way back sa 4 months na nawala ako. So, ayan, papakita ko sa inyo yung ginawa ko for my closet. So, as you all know, meron akong dalawang closet dito. So, ito ginawa ko, or in-store ko dito yung mga pambahay ko alone, mga pambahay, pang workout and all. So, ayan, papakita ko sa inyo. Tada! Ayan, hindi yan ganun kalinis or ko-organize way, way back. So, ayan. So, organized na siya for me. So, nandito lahat ng mga pambahay and pantulid ko. Tapos, dito sa area na to, yung mga pang-workout ko. Kasi nag-home workout ako, diba? So, nandito sila, pati mga swimsuit. Tapos, nandito yung mga undergarments. Then, sa pinakababa, yung mga shoes. So, ayan. So, ito yung pangalawang closet ko na ito talaga yung super nahirapan akong ayusin kasi sobrang-sobrang dami kong damit, guys. But, ayan, I'm super happy kasi naayos ko na sila. Ayan. So, nandito yung mga dress ko. Ayan, naka-hanger. And then, etong mga nasa baba, lahat yan, ito yung mga pang-daily na outfits ko, mga pang-OOTD, pang-work, ganyan. Basta lahat na mga pang-alis nandyan. Tapos, etong bandang dulo, nandito na yung mga sweater ko, jackets, cardigans, ayan. Let me show you another happy purchase and very useful purchase ko from Shopee, which is etong dalawang organizers na to. So, nag-alamari ko rin ako for the past 4 months para lang ma-organize tong closet kong to. Kasi ito yung super hirap ayusin kasi every time nakukuha ko ng mga damit, guys, parang may chance na gumuho or ma, alam niyo yun, yung parang hindi ko talaga siya maayos at all. So, bumili ko ng gantong mga organizers and dito ko nilagay yung mga pants ko, mga kulots, ganyan. Tapos, mga skirt. Basta lahat na mga maong pants and mga pambaba. Ayan, dyan ko nilagay. So, nag-alamari condo tayo, guys, and I'm so happy kasi mas naging organized yung closet ko because of these 2 purchases. Ayan. I mean, 2 organizers rather. Ayan. So, ayun lang naman, guys. And, i-update ko kayo kapag i-redecorate na natin tong area na to kasi eto na lang yung pinaka-last area dito sa room ko na walang design and walang laman, as you can see. So, ayun na lang yung natira. So, basically, yun lang yung mga naging progress ng room ko. And I'm so happy kasi na naisa-isa ko na sila at na-redecorate ko na sila. And mas naging pleasing tignan yung room ko. Ayan. That's basically it for today, guys. I hope nag-enjoy kayo and nabigyan ko kayo ng linaw for those na nagtataka bakit wala akong mga uploads for the past 4 months and puro late uploads yung mga pinagpa-upload ko ng mga nakaraan. So, ito na yung reason. Ito na yung video about it. And, ayun. I'm just so happy to share with you yung mga naging progress ko. Especially dito sa room ko and yung progress ko for myself. Ayan, nakapagpa-parlor na tayo, finally. So, if you like this video, don't forget to hit that like button and push na rin yung notification bell beside it para nanonotify din kayo every time I post a new video. And of course, sa mga hindi pa nakapag-subscribe here in my channel, please do subscribe before you end this video. So, see you in my next vlog, guys! Bye!